Magandang araw, angels! Tunghayan po natin ang ikalawang kabanata ng ating kwentong Island of Love. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Hindi alam ni Don Del Franco ang gagawin para sa kanyang nag-iisang apo. Pero kailangan niyang makaisip ng solusyon. Wala pang tatak ang passport niya sa lupa, pero malapit na siya sa dulo ng pila. Dapat ay nasa ayos na ang lagay ni Sabrina, bago sumalangit ang kanyang kaluluwa. Kung hindi, ay baka hindi siya umabot sa langit. Mabibitin ang kanyang pag-akyat at hindi niya makukuhang tumawid sa liwanag. Parang may nagkilos protesta sa kanyang isipan. Mukhang hindi nakakayanin ang powers niya ang muling pagharap sa problema. Pakiramdam niya ay daig pa niyon ang problema ng Pilipinas sa kahirapan at korupsyon kung pagkakaroon ng solusyon na pag-uusapan. He felt a panic attack coming on. Masikat pa yata kay Nora Honor ang kasabihang hindi madadala ang kayamanan sa kabilang buhay. Dapat na siguro niyang gamitin ang kayamanan niya para matiyak na matiwasay niyang iiwan ang kanyang apo. Napangiti ang matanda nang maalala niya ang sinabi ng isa sa malalapit na kaibigan niya. Mabilis nang nalalagas ang kanilang hanay, pero may mangilan-ngilan pa rin siyang nakakalaro ng golf kapag nasisingit niya sa napakaabalang schedule niya ang paborito nilang laro na yon. Bakit daw hindi na lang nila ipagkasundo ang kanilang mga apo? Muntik nang malaglag ang pustiso niyang gawa sa mamahalin at primerang klaseng porselana sa mungkahi ng kaibigan. Mukhang hindi nito alam kung ano ang sinasabi nito. Kung may kaliit-liitang idea lang ito, kung ano ang topak ng sibat mayroon ng apo, ay baka umatras ito para sa kasunduan na gusto nito para sa apo nito. But what his friend suggested had merit. Yun nga lang, hindi niya maaaring iharap sa kaibigan niya at sa apo nito si Sabrina ng basta-basta. Sa kasalukuyang estado ng kanyang apo, parusang bagay lang sa karumaldumal na krimen ang mapaugnay rito. He needed to do something and fast. Ang problema, kahit taglay pa rin niya ang utak na siya rin ginamit niya para yumaman siya, sa negosyo lang yata yun gumagana ng mahusay. Pagdating sa ibang bagay, lalo na kapag si Sabrina nang sangkot, ay daig pa niya ang isang taong 50 lang ang puntos ng IQ. Pero naniniwala siyang makakahanap siya ng paraan. Hindi siya naging doon nang dahil nakontento siya na basta na lamang sa pagtanggap ng kung anong ibalibag sa kanya ng tadhana. Yahoo! Naisip ni Greg na mukhang balak bulabugin at bingihin ni Sabrina ang lahat ng nasasakupan ni King Nemo. Look, Lolo! Tinawag pa siya nito at animoy tatlong taong gulang na nagpasikat at ibinida sa kanya na kaya nitong magbisikleta. Pakiramdam ni Greg ay nanganganib na magkalamat ang porselan ng pustiso niya nang makita niya ang kanyang apo. Nagwe-wakeboarding ito. Kasabay ng pagsirko nito sa ere ay talaga naman na kinakabahan siya. Do you need your meds? Nagsalita ang katabi niyang si Anthony. Pabiro ang pagkakasabi nito nun. Pero malamang na may bahid din yun ang katotohanan. I don't need medication. What I need is lobotomy. Sa ganun mawawalan na ako ng kakayahang mag-isip. Hindi na sasakit ang ulo ko. Kaya niyo yan. You've been doing it for years and years. Anito sa kanya. There comes a times when my sanity could quit on me. Napapailing na sad niya. Kapag kuwan ay napatitig siya sa kausap. Assistant cum troubleshooter niya si Anthony. Kung ano man ang problema at nasan man yun, ito ang bahala ron. Kung saan-saan na ito nakakarating sa pag-aayos nito ng mga gulo at gusto ng kumpanya niya. Could he? Would he? No. Siya na rin mismo ang bumaril sa sariling idea niya. What she needs is a good babysitter. Or maybe she should enter a convent. Wait, that won't work. Baka lahat ng madre sa kumbento magpalit ng relihiyon kapag inihalo niya si Sabrina sa kanila.
Natatawa na wika ng binata. Hey, watch it! That's my granddaughter you're making fun of. Angil ni Don Greg. Pero katitingman ay hindi ito tumupi. Hindi sa inuinsulto ko siya. Sinasabi ko lang ang opinion ko. At kayo, higit kanino man, tiyak na aayon sa obserbasyon ko. Giit pa ni Anthony. That was one of the things he liked about Anthony. Matibay ang dibdib nito para mangahas itong ihayag ang tunay na opinion nito sa isang taong alam nitong napakalapit sa kalooban niya. He was no ask teaser. Kaya kung meron mang makakatulong sa kanya pagdating sa problema niya sa kanyang apo, ay walang iba kundi ito. Wika niya sa sarili. Your suggestion has some merit. Hinihimas-himas ng Don ang kanyang baba habang sinasabi niya yon. Teka, wala hong ganyan, boss. Napaatras si Anthony. Wala pa nga akong sinasabi, nanginginig ka na dyan. Kantsaw niya rito. Akala ko pa naman kaya mong gawin ang lahat. Pagdating sa apo nyo, kahit si boss yata maiihi sa takot. Sagot nito. Just hear me out, will you? Napangiwi siya. Halata ang desperasyon sa tinig nito. He hated looking weak. Hindi magandang magpakita ng kahinaan pagdating sa pagnenegosyo. Pero hindi nasakop ng negosyo ang tungkol kay Sabrina. I have a huge problem. Saad niya sa mas patag na tinig. Mabuti naman at nagawa niyang awatin ang mag-asawang panic at hysteria na kanina. At nakahanda ng mag-song and dance number sa dibdib niya. I know, sambit ni Anthony. I'm starting to think of desperate means to solve the problem. Ang pagkabahalang kanina ay pupungas-pungas pa lang sa pagkatao ni Anthony ay bumango na ngayon at nag-inat. May nakaambang unos na sasalanta sa mundo niya. Yun ang nararamdaman niya nang magsimulang magsalita si Don Del Franco. Tungkol sa di umano ay napakalaking problema ang kinakaharap nito. He said he was starting to think of desperate measure to solve his problem. Kapag ganun na kalala ang problema sa kumpanya, siya na ang ipinambabalan nito sa kanyon para puksain yun. Ganun din ba ang balak nito ngayon para sa apo nito? Ang babae na kung walang ginawa kundi bigyan ng problema ang matanda, ang babae na nakukuha lahat ng naisin nito. Wika niya sa sarili. Nakakahiyang aminin pero tama si Don Greg. Nanginginig siya sa salawal niya. He was made of stern stuff. Yari yata sa bato ang dibdib niya. Kaya niyang sagupain ang isang batalyong problema. Ayusin ang isang pulutong nagusot nang hindi man lang nangangailangang magpa-botox treatment kay Miss Bello pagkatapos. Kaya nga troubleshooter ang papel niya. Pero pagdating sa Bruhildang apo ni Don Del Franco, ay taas ang dalawang kamay niya, pati na yata mga paa niya sa pagsuko. Hindi niya kaya si Sabrina. Ang masaklap, mukhang masusubukan ngayon ang kakayahan niyang tumanggi sa boss niya sa nakaambang ipag-uutos nito. Pwede siyang tumanggi, karapatan niya yon. Hindi naman nasakop ng trabaho niya ang paghahanap ng solusyon sa problema nito sa apo nito. But he owed the old man a great deal. Nagmula siya sa hirap. Maaga siyang naulila at isang tsuhin ang manakanakang bumuhay at tumingin sa kanya at sa kapatid niya. Manakanaka lang dahil may pagkapasaway rin ang naturang kamag-anak niya. Nagawa nilang magkapatid na makapag-aral dahil sa isang scholarship at dahil na rin sa pagtatrabaho nila kahit estudyante pa lang sila. Naging engineer ang kapatid niya. Sa London na ito nakatira at may pamilya na roon. Kung saan-saang kumpanya na siya napadpad, pero nang mapasok siya sa Crystal Corporation, isaka nagsimulang malinang ang kanyang kakayahan at magningning ang kanyang bituin. Mukhang may nakitang potensyal sa kanya ang Don at magmula noon ay naging mabilis ang pag-angat ng katayuan niya sa kumpanya. Kung may makakakita sa kanya ngayon sa mga nakakakilala sa kanya noong kabataan niya, malamang na nagmistulang isatuwang bato na pagkamangha ang mga yon. He had changed so much. Para bang ang graba ay naging diamante. Ganun kalaki ang pagbabago sa buong pagkatao niya. Hindi lang sa kanyang panlabas na anyo.
Utang niya yon kay Don Del Franco ang lahat-lahat. Kung hindi sa pagtitiwalang ipinagkaloob nito sa kanya at sa paggabay nito. Hindi siguro magiging ganoon kabilis ang pag-abot niya sa mga pangarap niya. Pero ano ba ang magiging kapalit ng pagtanaw niya ng utang na loob? Ang kanyang puso at kaluluwa? At gagawin pang bonus ang kanyang katinuan? What do you mean? Bigla ay parang nanguluntoy ang vocal cords niya, kaya halos walang tunog na lumabas mula sa lalamunan niya. Are you catching a cold? Tanong ni Don Del Franco sa kanya. No, I'm fine. Pilit na nilakasan niya ang boses niya. Pero muntik namang umurong ang dila niya pagkakita niya sa pagsirko ni Sabrina ng ilang ulit sa ere. Nang suliyapan niya si Don Greg, ay nakita niyang todo ang pagkangiwi nito. Alam niya kung ano ang nararamdaman nito. Kung siya ang lolo ni Sabrina, noon pa siguro niya nagpumilit na sumakabilang buhay para mamayapa na siya. You were saying? Udyok niya rito. Hindi naman sa nagmamadali siyang malaman kung ano ang malupit na parusang nakaambang igawad sa kanya ng kapalaran, pero mas nakakatensyon yung hindi niya alam kung ano yon. I was saying, parang nagkakaroon ng short circuit sa cerebral cortex ni Don Greg. I want to ask you something, man to man. Seryoso na ang tingin nito sa kanya. Basta walang kinalaman sa pagpapakasal ko sa apo niyo, posibleng magkasundo pa tayo. Kung yun ang hihingin niyo, magiging magkatulad lang siguro tayo ni na George Bush at Osama Bin Laden. Ngaling-ngaling sabihin niya sa amo niya. What is it? Tanong niya sa boss niya. Are you up to a very difficult task? Inay ko po. Ipapakiusap nga yata niya sa akin na pakasalan ko ang apo niya. Mamatamisin ko pang maging monghe. Kahit pa kalbo ako habang buhay, ayos lang sa akin. Huwag lang makasal sa babaeng yun. It depends on the task. Kung hindi yun sakop ng expertise ko. Mahinang wika ni Anthony. I thought you are expert on everything. Pambabara nito sa kanya. Nuknukan kasi siya ng yabang noon. Sinabi niya rito na walang hindi na pag-aaralan sa mundo. Kaya maituturing niya na eksperto siya sa lahat ng bagay. O ano ka ngayon? Hambog ka kasi. Wika ng bahagi ng isip niya. In a way, yes, but... But you want to eat your words? No. Then prove to me what an expert you really are. Tame my granddaughter. Seryoso na wika ng matanda. Hindi agad nag-react si Anthony. Hinintay niya na biglang humagalpak ng tawa si Don Greg. O kaya ay bumukaan lupa at lununin siya. O baka naman swertihin siya at may maligaw na kidlat sa gawi roon at mapiling tamaan siya. Narinig mo ba ang sinasabi ko? I did. I was waiting for the punchline. Saad niya. Punchline? I'm not a comedian. So why would I have a punchline? Seryoso ba ito sa sinasabi nito? Kung ganun, ay kasing laki ng planetang Jupiter ang problema niya. I think that is an impossible task, pahayag ng binata. Napatitig ang matanda sa kanya. Napabuka ang bibig nito. Animo ay may tatlong ulo siya kung tingnan siya nito. Tama ba ang naririnig ko? Are those words really coming out of your mouth? Kung mag-react ito ay tila bigla siyang nagsalita ng Latin o kaya ay inihayag niya na siya ay isang baklang ngayon pa lang nagladlad ng kapa. Imposible? May imposible na pala sa'yo ngayon. You must be getting soft in your old age. Mawalang galang na po. Pero sino kaya sa kanila ang old? Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya kaya tumawa na lang siya. I never thought a day would come when you would refuse a task. Hindi mo pa man naririnig kung ano ang kailangan mong gawin, umaatras ka na. Sabi ng Don. Kung ano man yun, basta may kinalaman kay Sabrina, ay halos nasisiguro kong medyo malapit-lapit sa pagiging imposible ang paggawa nun. Then you are really mellowing down in your old age. Besides, you already told me what I should do. Tame your granddaughter. Para niyo na rin sinabi sa akin na paamuhin ko si Godzilla. Baka nga mas may tsansa pa ako mapaamo ang isang T-Rex kaysa ang apo niyo. Sagot ni Anthony.
Tumawa si Don Greg. She is a spoiled brat. I have to admit that. Pero may pusong mamundi naman ang apo ko. Anito. Nasaan kaya ang mamon na yon? Para nga akong walang maaninag na kahit nakatiting na palatandaan na may puso siya. Wika ni Anthony sa sarili. Isa pa, gusto ko sana na bago ko man lang siya iwan, ay maayos na ang lagay niya. Patuloy ni Don Del Franco. Natahimik na lamang ang binata. At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng ating kwentong Island of Love. Sana ay muli niyo akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.